7 na advices or tips ko sa inyo kung gusto nyo na kayo ang laman ng isip ng isang lalaki this coming year 2024. You need to be more strategic this coming year para maging mas better ang resulta or mas ma-enjoy nyo yung relationship nyo. Meron kayong makitang magandang pagbabago sa relationship nyo. You need to apply proper approaches. At yan yung isi-share ko sa inyo sa video na ito. Anyway, bago ko sabihin yung tips ko, meron lang akong gustong sabihin sa inyo. Alam kong medyo masakit, pero ito ang katotohanan. Because maraming kababaihan ang gusto na makakita or ma-experience din ang masayang relasyon. Ang relasyon na hindi kayo yung palaging naghabol, hindi kayo nasasaktan at hindi kayo lugi. Pero ilan lang sa inyo ang willing matuto? Ilan lang sa inyo ang nag-spend ng oras niya na manood ng mga videos tulad nito? Well then, what do you expect? Learn from other people. Yun yung pinaka-best na advice ko sa inyo. Okay, ganito kasi. Ang isang tao, papahalagahan natin kung ano yung may value, ano yung may halaga. Even sa business, hindi tayo nagbabayad ng walang value. Ang binabayaran natin actually is the value. Like, kung business mo is nasa service, kung business mo ay products, kung business mo ay ever transportation, yung pinipili mo doon, yung binabayaran mo actually is yung value. Kasi yun yung may halaga. Kaya nga, ang pera natin ngayon bumababa yung value, kaya mas kunti na lang ang nabibili. Paano ito related sa relationship? Ang relationship, papahalagahan ka ng isang lalaki, ikaw ang kanyang laman, ikaw yung nasa isip niya, and willing siya na mag-spend ng mas malaking amount na kanyang oras or pera kung may value ka. Period. Are you getting it? Ngayon, kung wala kang value at ikaw mismo hindi mo nakikita ang halaga mo, and that's the problem. Kaya ngayon, ang papataasin natin, kaibigan, kung gusto mo na maging laman ka ng isip ng isang lalaki this 2024, is that your value. So ano ang number one na tip ko so that this 2024 ay magiging laman ka or papahalagahan ka ng isang lalaki? Number one, don't always give what he wants. This is the problem because a lot of you think na the more you give is that the more you receive. Sorry, hindi po ganon. We're human. Actually, kung yun yung principle na apply mo kay Lord, then you receive more. Kasi the more you spend time with God, the more you give time with God, the more you experience, you encounter, and the more na mas nagdi-deep ka sa kanyang presensya, then you receive more. Pero kung tao, hindi. Kasi sakit ng tao, hindi tayo marunong or hindi marunong na makita ang value ng mga taong nagbibigay sa kanila. And most of the time, nagiging taking for granted na. Most of the time, nai-spoil. So, yung principle na the more you give, the more you receive, hindi po ganun ka-applicable or hindi po ganun ka-effective sa relationship. So, kaibigan, kung may value ka, it means meron siyang gusto sa'yo. Meron siyang nakikita sa'yo. At kung palagi niya yung nakukuha sa'yo, lalong-lalo na kapag sa easy na way, then yung value sa'yo ay bumababa. Yung value mo sa kanya ay bumababa. Let me give you an example. Kung merong mga tourist spot, like for example, kung pumunta ka dun sa Banawe Rice Terraces. Kasi ako, taga Highland ako. So, para sa akin, ang Banawe Rice Terraces o yung mga bundok ay nagiging common na sa akin. Pero kung sa inyo na taga Lowland, pagpunta ninyo sa Baguio, sa Banawe Rice Terraces, at sa mga tourist spot dito sa Norte, ay naa-amaze kayo. Pero sa amin na palagi naming nakikita at madali lang sa amin maka-access sa mga lugar na yon, is that nawawala na yung value, nawawala na yung thrill. Kaya ganun din sa relasyon nyo, kaibigan. The more na nakukuha niya lahat ng gusto niya sa'yo from time to time, ay bumababa yung value mo, and ang tendency, hindi ikaw ang magiging laman ng isip mo. Kaya ang gagawin mo ngayong 2024 ay i-lesson. I mean, hindi ko sinasabi na hindi ka magbigay sa kanya, na hindi mo ibigay yung gusto niya, but not from time to time. At the same time, kailangan niya i-earn ito. Kailangan niya na mag-effort din. Gawin niya din yung best niya para makuha niya kung anuman ang gusto niya sa'yo. Don't give it too easy. Be a challenge, my dear. Okay, so yun yung tip ko number one. Proceed na tayo sa tip ko number two. Don't please him from time to time. Kapag ikaw yung tao na you want to please everybody,
then you lose already. Hindi tayo nabubuhay to please everybody. And hindi ka rin nabubuhay to please your boyfriend or your asawang lalaki. Remember, don't hear what I don't say. Oh, tama ba? Hindi ko sinasabi na huwag kang mag-isip ng mga bagay para magiging pleasing ka sa kanya, of course. Pero my point here is that from time to time. Minsan kasi ang problema sa inyo, lagi niyong iniisip kung ano kaya ang mas nakakaaya sa kanya, ano kayang gusto niya, ano kayang gusto niya, ano kayang gusto niya. Nakakalimutan niyo na isipin kung ano din kaya yung gusto niyo, ano yung deserve niyo, ano yung worth it na ma-receive niyo from the things na naibibigay niyo sa kanya. And ang tendency kapag palagi mong iniisip on how to please him is that ikaw na lang yung palaging nagbibigay at minsan wala ka nang nare-receive or hindi mo deserve ang binibigay niya sa'yo, ang pinapakita niya sa'yo, ang attention na nare-receive mo sa kanya. And that's the problem. Sobrang baba na ng value mo. Ngayon kung gusto mo na mapataas ang value mo at magiging laman ka ng isip ng isang lalaki this 2024, then don't please him from time to time. Highlights ko yung from time to time. I never said that wag kang mag-effort, wag mo siyang i-please, but not from time to time. Let him do his job also. Let him repay. Let him give to you too. Let him see your value. Sana po meron kayong naintindihan. Sana po meron kayong natututunan sa video na ito. Proceed na tayo sa number 3 na tip ko. Kung gusto nyo na ikaw ang laman ng isip ng isang lalaki this 2024 ay make him experience new emotion. This is the reason why maraming relasyon ang namamatay, especially this 2023. Kasi naging mas stable ang buhay, hindi na COVID. So, parang naging stable na din yung relationship nyo. Wala masyadong emotion na na-experience nyo. Kung nasa hospital ka, meron tayong monitor, di ba? Pip, 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 pip. Kapag patay, pip. Ganun. Sa relasyon, kapag walang bagong experience, walang bagong emotion, pip, ganun na lang. Kung gusto mo na magkabuhay ang relasyon nyo, dapat, pip. Ganon yung emotion mo. But I mean, hindi tulad ng emotion ng babae na pabago-bago, palipat-lipat, or walang masyadong, you know, direction. But my point here is that kailangan na ipa-experience mo sa kanya ang bagong emotion because through that emotion, nagkakaroon kayo ng emotional attachment. Like for example, kung palagi kayong masaya, then sometimes kailangan nyo din umiyak. Kaya nga, minsan, necessary ang pag-aaway nyo, ang misunderstanding. Para merong masaktan ng konti, edi ayusin, edi suyuin mo siya or suyuin kanya. Iparamdam mo yun sa kanya. Hindi ko yun sinasabing sadyain nyo na awayin siya or maging toxic ka. Pero ang point ko dito is that huwag kang masyadong problemado kung may mga bagay na hindi kayo nagkakaintindihan o may problema sa relationship nyo. You need new emotion para mas makilala nyo ang isa't isa at para mas ma-in-love pa kayo or nasa isip kayo ng partner nyo. Kasi most of the time, nagiging boring kung emotion na lang is that or kung palagi namang pag-aaway yung emotion nyo, emotional na masyado, then you need to create or give him yung exciting na part ng relationship nyo, yung mamasyal kayo or something na magkakaroon ng kakaibang tibok sa kanyang puso. I hope that you're getting my point. Okay? And then, ito yung number 4 na tip ko kung gusto nyo na maging laman kayo ng isip ng isang lalaki at magkakaroon kayo ng value sa kanya is 2024 is that stop tolerating him. Kung meron siyang kasalanan, kung meron siyang pagkukulang, then punish him. Stop tolerating him. Hindi siya matututo kapag hinahayaan mo lang na ginagawa niya yon ng paulit-ulit at hindi siya natututo. Give consequences kanya mga ginawa, especially kung nasaktan ka. Of course, makuha ka sa sorry, but give consequences or punishment para matuto siya, para makita niya yung halaga mo. I hope na meron kang natututunan. Ito ang problema kasi sa inyo, kasi hindi nyo alam na ang tao ay kapag masyado kang mabait, sinasamantala ka nila. Kaya sometimes nagiging maganda na magiging stricto kayo. Natutunan ko ito sa personal kong buhay, even not in my relationship, but sa ibang tao na masyado akong mabait. Hindi ako madamot. Hindi ako yung taong madamot. Nakita ko na kailangan nila, pinoprovide ko, binibigay ko na walang bayad. Tumutulong ako na walang bayad. O nagpapautang ako na walang interest. Pero ang problema, sinasamantala nila ang kabaitan ko. Hindi nila sineseryoso. At akala nila hindi ako seryoso na
hindi mahalaga sa akin yung mga binibigay ko. So, ganun din sa kanila. Hindi nila na-appreciate. And that's the problem. Hanggang sa natutunan ko na ganito. Kapag hindi niya deserve na matulungan, kapag siya yung tao na hindi niya na-appreciate yung tulong, then I should cut my connection with that person. Bahala na siya sa buhay niya. Ganun yung ginagawa ko. Kasi para sa akin, alam ko yung value ko. And para sa akin, sayang, nagsasayang lang ako ng oras sa mga taong hindi na I appreciate or hindi nakikita yung value ko. Bakit ko ipagpipilitan yung sarili ko kung alam ko naman yung value ko at kung alam ko naman na may mga tao na naghihintay ng aking oras or mga taong nangangailangan sa akin, dun na lang ako. May mga taong naka-appreciate sa akin and then dun na lang ako, di ba? So, ang point ko dito, don't tolerate. It's time to say no. It's time to say kapag ginawa mo pa ito ulit, baka ito na yung huli nating pagsasama, pagkikita, pag-uusap. Ganon, be strict. Maging seryoso. Kung ano yung binigay mo na punishment, you need to stand. Because that is the problem with a lot of you, especially women, na hanggang bunganga lang, hanggang salita lang, pero hindi naman kaya. Let me tell you the truth. Kung gusto mo na matakot siya na mawala kasi yung buhay, maging seryoso ka. Kung anong sinabi mo, gawin mo. Hindi panay bunganga, hindi panay salita. You need to stand on your words. Okay? Number 5 na tip ko sa inyo at alam kong very effective ito this coming 2024 is that be mysterious. This is one of the biggest secret actually is that be a woman na merong mystery sa kanyang buhay. I mean, huwag mong ibigay lahat or ikwento lahat sa kanya about ng buhay mo, especially kung hindi siya nagtatanong. Hayaan mo na siya yung ma-curious at siya yung magtanong. Kasi, psychologically speaking, the more na nagkakaroon ng question sa aming isipan, especially kami mga lalaki, the more na mas na-curious kami sa inyo. The more na mas naiisip namin kayo at the more na mas lumalapit kami sa inyo. Then, ang point ko dito, ang gagawin mo ngayon is that let him ask questions about you. Don't talk about things na hindi niya tinatanong or hindi pa siya interested or ayaw niya pang ma-discover about you. Be mysterious. Be a woman of value. Hindi ko sinasabi na totally ni sikreto mo lahat ng bagay. Of course, may mga bagay na ino-open mo sa kanya para maramdaman niya that he's belong to you and you are belong to him at meron kayong tiwala sa isa't isa, meron kang tiwala sa kanya. Pero ang point ko dito is that sometimes don't give too much information about you, don't give too much secrets na dapat ikaw lang nakakalam kasi ang tao once na nalaman yung sikreto mo, most of the time, yun yung ginagamit na pang-blackmail sa'yo, ibato sa'yo, or yun yung ginagamit para ikulong kanila. Para mapasunod kanila sa lahat ng gusto nila to manipulate you. So be careful, be wise sa pag-apply ng tip na ito. Okay? And number 6 na tip ko sa inyo na maaari nyong gawin this 2024 kung gusto nyo na maging laman kayo ng isip ng isang lalaki is that to create more intimacy. And it's not just sex. Kasi, you know, sex without intimacy or, you know, hanggang sex lang without emotional attachment is just lust. You know, just yung skin lang na nagrarab, masarapan ka lang, pero walang nakikreate na connection sa inyo. What I mean dito is that if you create intimacy, you need to create also emotional attachment. It means spend time to make stories, spend time na makipag-usap sa kanya, na kilalanin yung isa't isa. Kasi kapag kayo hanggang sex lang, focus lang ang sex, trust me, kapag nagsawa yan sa'yo, maghahanap yan ng iba. Every bar, every inuman na pupuntaan niya, babae lang ang kanyang hinahanap para matira. Kung walang intimacy talaga or walang connection sa inyo emotionally. That's the very big difference ng sex na may pagmamahal at sex lang. Kasi kapag sex lang, madali kang magsawa. Kung ayaw mo yung taste niya, kung ayaw mo yung style niya, kung ayaw mo dahil sabihin na natin na ayaw niya sa'yo, ayaw niya ng katawan mo, maghanap yan ng iba. Pero kung merong intimacy talaga na na-create, merong connection sa inyo na na-create, then kahit yung hug niya lang, kahit yung haplos mo lang sa kanya, kahit yung hawak mo lang sa kanya, is that meron ng malalim na meaning sa aming mga lalaki. Meron ng something na message niyo binabato sa amin, sa perspective namin or sa isip namin, I mean. So, create more intimacy. Okay? Last but not the least na tip ko sa inyo, and make sure to do this coming or this 2024, is that always leave something for yourself.
Huwag po ibigay ang lahat ng pagmamahal, attention, oras, lahat. Magtira ka para sa sarili mo. Ito ang standard na may bibigay ko. Nabasehan nyo, 80% ang maibigay mo sa kanya. Magtira ka ng 20% para sa'yo para meron kang pagsisimulan if ever na nawasak ka, if ever na niloko ka, if ever na hindi pala siya yung para sa'yo. Mas safe ka dito kaysa yung ibigay mo lahat, lahat ng gusto niya, lahat ng layaw niya, tama ba? Lahat ng bisyo niya, lahat ng desire niya is that ibigay mo lahat, oras, lahat, talo ka na. You know, always remember, tao tayo. And hindi lahat ng tao mapagkakatiwalaan. Although, mayroong mga tao na mapagkakatiwalaan, but what if hindi siya? Kailangan mo magtira ng konti naman para sa'yo. This is a wise decision. Okay? So, ito lang ang 7 na may share ko sa video na ito, and I believe na napakalaking factor ito kapag ginawa nyo, i-apply nyo this 2024. At the end of this year, magiging mas better yung relationship nyo. Makikita niya yung value mo at makikita mo yung paghahabol niya sa'yo, yung pagpapahalaga niya sa'yo. So that's it. Maraming salamat. Once again, Merry Christmas and a glorious, blessed New Year. God bless.